What's up guys? Migs here of Migs Media TV. Magandang araw sa inyo at magandang, syempre, magandang buhay sa ating lahat. Ito ang inyong lingkod, nagbabalik ulit. Medyo naging busy lang tayo sa work, pero huwag kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy ang ating tutorial. At ngayon ay photo editing tutorial ang ituturo ko sa inyo. Nakita nyo kanina kung paano ko nilagay ang sarili ko sa loob ng isang bug na merong shark na merong tubig dagat. Ay, nako, kung interesado kayo dyan, stick with me until the end dahil ituturo ko yan sa inyo detailed by detailed. At lahat ng mga ginamit kong effects ay ipamimigay ko rin po sa inyo. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, ay Migs Media TV, gumagawa po ako ng vlogs, video editing tutorial, at namibigay ako ng Kinem Master. Kung wala ka pa niyan, ay visit mo lang ang video section ko or just click on the link above. At syempre, ugaliin po natin magbasa ng ating description box bago po tayo mag-download ng Kinem Master para hindi po natin ma-miss ang ating password. At kung Huawei user ka naman, ay syempre meron tayong tutorial para mawala yung error na yan, or just click on the link above. At syempre, gumagawa rin po ako ng photo editing tutorial. At gumagawa rin ako, syempre, ng photo editing tutorial. Gamit natin ang PixArt at ang PixelLab. At kung luma ka naman sa channel ko, ay welcome back! Dahil panibagong kaalaman na naman ang ituturo ko sa inyo. Hindi tayo mawawala ng kaalaman dito sa channel ko. So guys, time for us to start this tutorial. At ayan ang ating intro, it means magsisimula na po tayo. Pero bago ko simulan yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, ay mag-subscribe ka na. I-like at i-ring yung bell na yan para lagi kang maging updated sa lahat ng mga tutorials ko. So guys, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat ng mga nagsasubscribe sa akin. Nako, wag po kayong mag-alala. Siyempre, tuloy-tuloy po ang ating tutorial dito. That was highly appreciated guys. You guys rock! At sa mga kabataan dyan, syempre yung mga estudyante, natutuwa naman nga ako talaga dahil ang daming estudyante na nagsasubscribe dito sa channel ko. At syempre, para sa inyo po lahat-lahat ng ito. So guys, ano pang inaantay natin? Simulan na natin itong tutorial na ito. So guys, let's start our beach bulb tutorial using the PixArt. So syempre, una natin gagamitin ay ang cropping. So dito sa cropping sa PixArt ay napakadali, pero matrabaho lang siya. So iha-highlight, paano ba mag-crop sa PixArt? Iha-highlight lang po natin yung buong sarili natin para yun lang po ang makukuha niya. So highlight lang po natin, fast forward ko na po, medyo matagal po kasi ito, pero madali lang po. So once na na-highlight na po natin, ay i-save na po natin. Ayan po. After po nating ma-save ay, yan, ipapasok na po natin yung ating bulb. So guys, meron po akong picture na hinanda ng bulb sa inyo. At libre na po. At ayos na po yon. Pero ipapakita ko na rin po sa inyo kung paano ko inayos. So punta lang po tayo sa tools, then dun sa clone. Yan, clone. Bakit lalagay po natin sa clone? Dahil ayan po, yung gitna po niya ay buburahin po natin. Kita nyo po yung bilog, lagay lang po natin sa blank space at yan na po ang gagawin nating clone. So pag sa yung mga linya na yan, pag dinaanan po natin ay mabubura po siya dahil ang pinili po natin is yung empty space. So on, ganyan lang po yung gagawin natin hanggang matapos. Ayan, pakita ko lang po sa inyo. Pero ang ibibigay po ko po sa inyo na bulb ay yung gawa ko na po. So hindi na po kayo mahihirapan dito at hindi nyo na po gagawin itong matrabahong bagay na ito. So ayan po, ginamitan ko po ng clone. So yan, copy yung mga may moist sa ibang part. Ayan, copy, clone. Ayan, hanggang sa matapos. At ito po ang mismong ibibigay ko sa inyo. Huwag po kayo mag-alala, hindi kayo mahihirapan. Next is, lalagay na po natin
ang sarili natin. Syempre, nandito po tayo sa PicsArt. Ang una natin gagawin para makapag-edit po tayo ay punta po tayo sa Draw menu. Ayan. So, mag-iiba po yung menu niya, guys. So, ito na po yung magiging menu ng Draw. So, after po nyan, punta po tayo dyan sa taas at sa folder na yan. Ayan. Then, Add Photo. Syempre, yung hinighlight po natin picture natin kanina. Yun po yung kukunin natin. At, ayan po. Then, check. Then, ilalagay po natin sa loob ng bulb. So, paliliitin lang po natin. Ayan. So, guys, kung gagalawin nyo siya, click nyo lang po yun, then transform. Then, pwede nyo na po ulit paliitin siya or ilagay sa kung saan natin gustong i-align. So, I think yan. Okay na po siya, guys. Sakto na po. Next na gagawin po natin ay click natin yung plus sign. Maglalagay tayo ng empty layer. Diyan sa empty layer, guys, maglalagay po tayo ng photo. Choose po natin yan, yung photo. Then, syempre yung dagat. At ito pong dagat na to ay libre ko rin pong ibibigay sa inyo kasama ng bulb. So, crop lang po natin siya ng ganyan. Yung dagat lang po yung kailangan natin. At ilagay po natin ng ganyan. So guys, kung makikita nyo, hindi pa po siya tapos. Ganito lang po yung technique niya. Click lang po natin pinakataas. Then yung opacity. Bawasan po natin para makita po natin dahil buburahin po natin yung excess ng dagat. No, click po natin yung eraser. Ayan po, eraser. Ayan. So mas maganda lakihan natin yung point. Ayan, point. So, enlarge natin, then erase. So, fast forward natin ang pag-erase dahil medyo matagal to. Then, sa kabila rin po, erase po natin. Ayan, fast forward natin ulit para mabilis. And yan. So, guys, sakto na siya. So, lagay natin yung medyo may konting brush ang stroke niya dahil buburahin natin para hindi magmukhang straight line siya. So, burahin po natin yung sa taas. Ayan, para medyo maganda ang pagkakagawa ng stroke. Ayan. Hindi lang siya parang straight line. Ayan, di ba? So, after nyan, guys, burahin po natin yung ng konti. Balik natin sa dati yung pointer. Liitan natin. And, burahin natin. Enlarge natin. Burahin po natin ng konti. Ito. Ayan. Para meron tayong effects na parang lumulutang talaga tayo at nakalubog. So, ayan. I think okay na yan. Then, balik na natin yung opacity to 100%. So, guys. Ayan na po siya. After nyan, add po tayo ng isa pang layer. At lagay po tayo ng ayan, shape. At lagay natin sa fill color. Then, choose natin yung color blue. Ayan po yung baba, square. Lagay lang po natin yan ng ganyan. So, gaya ng sa dagat na effect, ibabahan po natin yung opacity. Then, choose natin yung eraser. Lakihan natin. Then, same process lang din po. Burahin po natin yung excess. So, fast forward ko na lang rin po. Ayan, ganyan lang po kadali. Ayan. So, after po nyan, buburahin pa po natin yung iba. Yung bandang taas. Ayan, konting bura lang sa taas. At yan na. So, guys, malapit na po tayo. Dagdag pa po tayo ng isa pang effect. So, empty folder, then add photo. Lagay po tayo ng effects ng whale. Or shark ba yan? Ayan, ipasok po natin yan sa loob ng ating bulb. Napakaganda, no? Ng ating effect. So, paliitin lang po natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, napapatungan niya yung paa ko. Binti pala. So, ibaba lang po natin siya sa pinakababa para yan, siya ang mapatungan. Yung whale. So, kita nyo po, nasa likod na po yung whale. So, ayan po. I think, eto na po ang ating finished product. So, ang gagawin lang po natin dito, punta po tayo sa pinakataas at i-merge na po natin lahat. Merge, then merge ulit. Yan, dalawa lang kasi yung merging. Next is, i-merge po natin. Yan, dalawa naman. Merge. Ayan, guys.
So guys, after nito, syempre, ang gagawin po natin, punta po tayo sa, yan, yung arrow up, then darken. Para yung effects ng battle, ayan, magmukha tayong nasa loob. Nandiyan pa rin, hindi natatakpan yung moist nung bulb. Ayan. So guys, ayan po, tapos na po tayo sa effects na yan. Napakaganda din, i-save na po natin. Mas gaganda po to kung aayusin natin yung ating lightings at filter. So nandito na po tayo sa normal mode. So effects, pumunta po tayo sa effects, then tunes natin yung HDR. Piliin natin yung HDR2. Ayan, para mas maging buhay ang kulay niya. So magiging buhay na buhay ang kulay niya. Napakaganda guys. At dyan nagtatapos ang ating tutorial mga guys. Mabuhay po tayo. At ayan ang ating photo editing tutorial. Sana'y nagustuhan nyo at sana'y makuha nyo at matutuhan ninyo. At syempre kung medyo may konting questions kayo, nandito lang po ako. Don't hesitate na mag-message po kayo sa akin at i-assist ko po kayo. So guys, Migs Media TV cares for you. So keep safe, stay safe and stay at home and watch Migs Media TV. Now, this is Migs saying practice makes everything perfect. Now, I am signing off. Peace, bro.